Meron na akong nakita, isang batang. Araw po sa ating mga kapatid at welcome back po sa ating YouTube channel. So for today's video mga kapatid, meron na naman tayong panibagong compose, no? So ang title ng kantang ito ay Walang Kwentang Kanta. So ito ay original compose ko at ngayon ko lang siya ginawa ulit, no? So nakaraan gumawa tayo ng kanta na ang title ay about sa YouTube, no? So itong kanta naman natin gagawin ay Walang Kwenta Itong Kanta, no? So sana magustuhan nyo yung awitin na to, no? At kung hindi pa kayo na-subscribe sa akin channel, mag-subscribe na rin kayo kung gusto nyo makarinig ng mga kantang walang kwenta. So shoutout po muna kay Brother Raymond San Jose, no? Shoutout sa iyo kapatid at salamat sa iyong walang sawang solid na suporta, no? Mabuhay ka hanggat gusto mo. Char lang, no? So shoutout din sa mga OFW nating mga kaibigan dito sa YouTube, no? At more strong at more ingat po kayo diyan sa ibang bansa at mapa ibang planeta, sabi nga ni Brother Raymond, no? So wag na tayong magpaligoy-ligoy, simulan natin tong walang kwentang kanta na to. Meron na akong nakita, isang batang. Tinanong ko siya kung ano ang kanyang ginagawa. Sabi niya sa akin nakangalaka ko. Ako ay nakarelate sa batang aking kanta. Sa pagkakaroon ganun din ako ng bata. Tayo ng bata nangangalahan, bigyan natin ng pagkain at kaya natin. Alright, so yun yung kanta natin, no, para sa batang nangangalakal, no? Nakita natin yung batang nangangalakal at binigyan natin siya ng pagkain. So, nakaka-relate ako kasi nung bata ako, ganun na ganun po talaga ako, no? So, para lang po malamanan yung aking sikmura or makakain po kami, nangangalakal po kami magkakapatid, no? Bote, karton, lahat po ng pwedeng event sa dyan, chef, no? Plastic, bakal, ganyan. Mga takip ng tansan, ganyan, no? So, sobrang related po talaga ako kasi ganun po talaga ako ng bata. Talagang hindi naman po kami talaga mayaman. Sabi ko nga yung gutom, yun lang ang hindi natin kain labanan. Pero naranasan kong hindi kumain ng isang araw o dalawang araw. Puro tubig lang dahil sobrang hirap ng buhay. Kaya sa mga taong nasa magandang kalagayan, ipagpasalamat po natin lahat lagi sa Diyos, no? Sapagkat hindi lahat ng tao maganda ang kalagayan at nararanasan ng magandang buhay. Napakaraming mga tao walang tirahan, sa lansangan lang natutulog at parang hindi nila alam kung paano na isusurvive yung kanilang pang-araw-araw. Kaya pagpasalamat natin sa Diyos kung anong meron tayo ngayon, no? At lagi natin ipag-pray na yung mga taong may hirap magkaroon ng kaginhawaan din sa kanilang mga buhay tulad ng mga nararanasan natin. Kaya God bless po sa lahat at hanggang dito lang po ang inyong lingkod. So magkita-kita tayo sa sunod nating kanta. Naway nakarelate kayo sa aking ginawang kanta. God bless po.